Kaya hindi ka makakita ng God, hindi ka makakita ng Panginoon. Ang nakalagay dyan ay ang Panginoon ay Tagalog. So hindi nangyayari ang kautosan at tribulation dito. Hindi dito gumawa si Lumi ng Arka. Isa pang problema sa Biblia, isinalin ang mga pangalan ng mga tao. Si Musa naging Moses. Si Adam naging Adam. Si Hawa naging iba. Pangalan ka pa na pagbagoy ng pangalan mo. Si Isa naging Jesus. Si Mariam naging Maria. Sino may karapatang magtago ng pangalan ng tao? Ang Allah ginagawang ay yung bayan nasa Biblia. Ang sa Biblia, halimbawa pag nasa Pilipinas ka na, babasahin mo Tagalog. Tagalog. Mm-hmm. Pag pumunta ka Amerika, English. Pero ang pinangyay ang nangyari, ay ang binabanggit sa Biblia nasa Saudi. Magkaiba ba ang Bible lang ano, Muslim tsaka Magkaiba talaga. Kasi ang bro, pakikuha yung Quran. Yung Quran. Kala ko isa lang ang Bible. Hindi, kasi Bible na wikang Yusuf. English na. So sa amin, Quran. Yung Quran kunin mo. Kunin mo yung Quran. Yung dalawa, yung dalawa yung nasa ibabaw ng ano. Alam yung ko, dalawa lang nakasulat sa Biblia ng hindi. Biblia ng hindi. Iba-iba rin ang katawagan ng Panginoon. So ito eh si ano to eh si Bro Jalil. Pag pumunta ng Amerika to, Jalil pa rin to. Hindi magbabago. Pupunta ng China, Jalil pa rin 'yan. Eh ang Diyos, napunta ng Pilipinas, nag-iba na ng pangalan. So ito ang ganito ipinadala ang revelation. Na di mo mabasa, wala kang mag-aral. Ba? Ito ganitong uri ng sulat ang ipinadala sa mga propeta, hindi English. Apatay tayo dyan. Buti na lang ito ngayon, may translate na eh. Ayon ang Arabic, ayon ang Tagalog. Walang daya na to kasi lulukuhin mo. Ayong ano nyo, tinamaster sa Tagalog. Yan ang salita ng Allah, ito ang kanyang Tagalog. So di ka na mga ngapa na kung ano ang nakasulat. Sabagay sa testa sa ganyan, di ba? Araw. Anong malay mo kung niluloko ka? Ipatay. Paano masumpungan niya? Waman, yata, digayra, islamidinan, pala, nyuk, balamino, wahuha, filaki, rati, minal, kasirin. Naintindihan mo? Hindi. Hindi, tanggalukin natin. Sino man ang maghanap ng ibang reliyon maliban sa Islam, ito ay hindi kailanman tanggapin sa kanya. At sa kabilang buhay, ay ibinay, siya ay isa sa mga talunan. O patay. Nung wikain ko kanina, di mo naintindihan. Pero nung tagalonggigin ko ngayon, nalinaw na. At sino man ang naghahanap ng ibang religion maliban sa Islam, ito ay hindi kailanman tatanggapin sa kanya. Sa kabilang buhay, siya ay talunan. Nag-mention siya ng religion. Dahil ang inutos niya sa mga propeta ay Islam. Wala siyang ibang inutos. Kundi ang religion na nasa Saudi Arabia ngayon. Hindi siya nangutos na sa dating daan, iglesia. Hindi. Hindi siya nag-utos sa mga propeta. Ang mga propeta niya ay Arabo na ipinadala. So, anong paniwala? Yung English o yung Arabo na salita ng Allah? Ito ay kinali sa ano? Tagalog. Tagalog. Marami lang kami binigyan kita para mapagkatuan. So, isa lang yung sa na isa lang yung sa mga versikulo na para ito. Mayroong ang religious hindi niklara. Kung asan man yung tinutos niya sa mga propeta. Meron siya diniklara. Hindi siya hindi na salita dyan sa Biblia. Ang sa Biblia, isinali na lang nila at pinagkukuha na lang nila kung nasaan. Kaya di mo malaman kung sila ba yung nagsasabi o nang totoo, hindi. Kasi yung Old Testament at New Testament. Pero hindi nila pinaniwala. May Biblia ka ba dyan, bro? Wala akong Biblia. Biro kayo? Wala. Hindi rin ako maalam ng Biblia. So ito nga ang problema ngayon. Ito ang orihinal. Ito yung sinabi sa Tagalog. Kaya walang daya ito. Trinanslate sa Tagalog yung orihinal. Pero hindi nawala yung orihinal. Nanatili pa rin siya. Nanatili pa rin ang original. Kung ikukumpara mo sa Bible, yung pinakahuling letra ng Aramaic ay yung Ilay, Ilay, Lama sa Magdani. Na ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yun ang kahuli-hulihang salita na Aramaic na nandun sa Bible. Pero binago na rin nila at ginawa ng Tagalog. Ayun yung nakapako siya sa krus. Oo, yun. Oo. Ayan. Sa ating paniniwala dito. Nung Katolik ako, ang Diyos ko ay Ama, Anak, Espiritu. So walang problema. Paglipat ko sa Sabalista, Ama, Anak, Espiritu muli. Walang problema pa rin. So mayroong Ama doon, mayroong Anak, may Espiritu. Si Jesus na ngayon, Ama, Anak, meron pa siyang Ama, tapos may Espiritu. Okay, ibahin mo naman Jehovah's Witness. Yung Ama at saka yung Anak at saka yung Espiritu isa. Medyo magulo, di ba? Pero kahit alin man doon, basta naging tatlo siya. Kahit sabihin mong tatlo yan, o naghiwalay na yung tatlo nagiging isa, o isa ay nagiging tatlo, ay baka parehas sa pananalita. Isa na naging tatlo at tatlo na naging isa. E paano mo ito may paliwanag?
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sa Tagalog, ipagbadya mo Muhammad na siya ang Allah. May pangalan pala siya ang Allah. Na ang nag-iisa o isa lang, hindi tatlo. Allahu samad, si Allah ay walang hanggan at sakdalang ganap at may sariling kasapatan. Ang lahat ng manilalang ay umasa sa kanya pagtatagaw yun. Hindi siya nagkaanak, hindi siya ama, at hindi rin siya ipinanganak, o hindi siya anak, hindi rin siya si Jesus, at walang anuman sa kanyang mahihantulan. Declare niya na siya ay walang katulad, hindi rin siya nanganganak, at hindi rin siya ipinanganak. So sa makatawid, sino si Jesus? Si Jesus ay isa ring propeta. Hindi siya nanganganak, hindi niya sinabi nanganak siya. Kaya kung nanganak man siya, di una na niya inang inadak siya dad. Diba? Una eh. Anak ba si Kristo? Anak ni Maria, pero hindi mo pwedeng sabihin na anak ng Diyos. Anak siya. Anak siya ni Maria. Walang naging anak si Jesus, si Kristo si Jesus. Wala. Hindi siya pa rin, hindi ba siya nakapag-asawa? Wala, hindi siya nakapag-asawa. Hindi ka pa nakapag-asawa. Eh, yun nga, yung pinaghahabol na siya at saka yung sa katuruan nating mga Kristiyano, siya raw. Pero ang binabanggit niya si Kristo din. Hindi. Ang Allah. Hindi raw siya nanganganak at hindi siya ipinanganak. Oh. At siya ay walang katulad. Pag sinabi mo kasing walang katulad, hindi na tao yan. Ang binabanggit niya ni Kristo, yun yung tinatawag niyang ama niya. Yun ang binabanggit na sinasabi niya sa Biblia na sambahin ninyo ang aking Panginoon na inyong Panginoon. Ang aking ama. Yung ala na sinasabi, hindi si Jesus yan. Hindi si Jesus. Hindi. Hindi si Jesus. Ang ala na sinasabi na yan, yan ang Diyos na buong sangkatauhan. Na hindi rin nanganganak ayon sa kanyang pagkakasabi at hindi rin siya nanganganak. Oh. Hindi siya nagkaanak. Iyan yung Diyos Ama. Hindi rin kasi pag sinabi mong ama, tatay, mayroong anak. Paano matawag ang isang ama na walang anak? Mga pala sabi. No? Diba? Hindi nagkaanak. Hindi siya nagkaanak at hindi rin siya pinanganak. Ang pangalan niya ay Allah. So hindi siya si Jesus. Diba? Klaro naman, no? Siya si Allah. Ang nag-iisa. Hindi isa lang talaga yung tatlo. Oh, hindi siya nagkaanak at hindi siya pinanganak at walang anuman ang sa kanyang mahihantulan. Hindi mo masabing nang ganitong mukha niya, ganito, mata niya ganito. Eh sabi niya, wala sa kanyang mahihantulan. Hindi kung katulad ng tao, hindi siya sabi niya na kamukha ko rin kayo. Eh, wala naman, no? At walang anuman ang sa kanyang mahihantulan. Yan ang malinaw na pagpapaliwanag niya sa kanyang pagka-Diyos. So kung sino man at ano man ang itsura niya, labas na ako rin, basta may Diyos. Nagpadala ng mga propeta yan. Nagpadala ng dilubyo, nagpadala ng mga kasulatan. Hindi pa siya nagpapakita. Masusumpahan mo pala siya sa araw ng hukom. Ang bumaba pa lang, ang nandito lang sa lupa naging nangaral sa kanyang relihiyon ay yung mga propeta na mga Arabo nga. Sila ni Abraham, kilala mo natin si Abraham, sila ni Moses, sila ni Isaias, sila ni Isaac, sila ni Jacob. Lahat yan nabasa sa Biblia. Lahat yan hindi Pilipino at hindi yan Amerikano at hindi yan mga Chino. Sila ay mga Arabo at sila ay mga Muslim. Si David, si Solomon, yan mga Muslim yan. Bakit sabi ko Muslim? Inag-iwan ng masjid. May tinay yung masjid doon sa kanila eh. Bago sila naman. Yun yung templo ni Jesus. Bakit ito nilihim ng mga pare? Kahit kami mga pastor, hindi namin alam na ang itinayo ni Solomon ay Masjid Dil Aqsa. Hindi sinasabi. Hindi rin sinasabi na si Jesus Nazareno ay lahing Palestinian at siya ay Muslim. Hindi sinabi. Malalaman mo lang ngayon pag nagtuklas ka na siya ay isang Palestinian. Ang Palestinian talaga, alam natin na sila ay mga Muslim. Islamic country yan. So si Maria, anhin mo, maaari ibang ang Muslim ay mga anak na isang Hudyo? Hindi. Si Maria ay halahi ng Palestinian dahil apo siya ni Imran. Kung baybayin mo ang kanyang lahi, siya ay Palestinian, siya nga ay Muslim. So ako na mismo ang nagbago sa aking paniniwala. Sabi ko sa mga kapatid ko, bahala kayo. Basta yung akin. Nag-research din sila, uli sumunod din sa atin. Di lahat, halos na lahat na kami ngayon. Sumunod. Wala man silang laban. Bakit? May isang pirasong kahit saan daanin. Kahit sa Biblia man o sa Quran, wala kang panama. Bakit? Ang propetang inuutusan, Muslim. Ang binabasa nilang Biblia, ang alam nila ang kwento. Pero ang mga tao, hindi. Talo talaga. Dahil ang lahat ng ebidensya ng katibayan sa religion ay hawak ng mga Muslim. Di kagaya ng halimbawa, ito, pag alisin mo sa kamay ko to, may ebidensya pa rin akong hawak. Bakit? Ang tinayo ni Abraham, ang pinakaon ng masjid. Kapatid mo, bro? Kapatid natin. Yan pinakaon ng masjid sa buong mundo.
1,875 years bago pa isinilang si Jesus, ay buhay at pwede mong hawakan ngayon nasa Saudi Arabia sa Maka, ang Baitullah. Na binanggit ng ilang beses sa Biblia na bunton na bato, black stone sa English. Ilang beses na binanggit. Pero di sinabi na, yan. Di rin sinabi. Ilagay lang doon, mispa. Yun pala yun. Anong tawag yun sa libro nyo? Bible din. Hindi, Quran. 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 Ano sa, ano yan, sa translate ng... Ipagbadya. Ipagbadya, ihatid, ipaunawa. Hmm. Iparating. Iparating. So, nakalagay. Hindi siya Bible. Nasa likod ng mga upo. Hindi nyo, atin to. Para sa hindi atin to lahat. Huling kapahayagan ito. Sa buong sangkatauhan niya, buong mundo. Hindi, ngayon nga lang nakarating sa'yo. Atin to lahat. Hindi siya binigay ang Biblia na hindi. Atin to lahat. Ay, yun. Para to sa sangkatauhan eh. Hindi naman to para sa mga Muslim eh. Para sa ating lahat. Ngunit, isang pagkukulang ng mga Muslim ay hindi rin sila nagpaparating. Pangalawa, sa kakulangan ng kalaman ng tao, ang akala niya, ang mga Muslim ay nagtitinda ng